Gagawa tayo ng carrot pudding! Come on, let's go! You can feel my home for the recipes of my very own. May it be for your business and family. Cooking made easy, mix and cook. Hello mga palalabs! Palalabs natin sa Pinas at sa ibang bansa. Kamusta na po kayo dyan? Lagi po sana kayong nasa maayos na kalagayan. At sa ating mga bayaning OFW, saludong-saludo po kami sa inyo. Saan man po kayo ng sulok ng mundo naroroon ngayon, dalangin ko po ang inyong kabutihan, ganun na rin po ang inyong kaligtasan. Kayo po ang mga tunay na bayani ng ating bansa. Ang ating recipe ngayon ay isa pong masarap na dessert in a healthier version. Sigurado po akong magugustuhan nyo ito, ganun na rin po ng inyong mga chikiting. At pwedeng-pwede rin pong idagdag sa ating mga business. Tara na po at samahan nyo uli ang inyong Mommy Love sa paggawa nito. Ang ating recipe ay mangangailangan ng 1/2 kilo or 500 grams ng carrots. After po natin itong balatan at hugasang mabuti, tuwain po natin ito ng medyo maliliit. Then, ilagay po natin sa isang malinis na kaserola at ito po ay ating pakukuluan kasama na po ang ating 2 cups or 500 ml ng milk. Pwede po kayong gumamit ng evaporated milk or fresh milk. Kung gusto nyo po na mas mabilis nyo po itong mapakuluan, mas liitan nyo pa po ang paghihiwa. Pakuluan po natin ito sa medium heat hanggang sa ito po ay tuluyan ng lumambot. Sa pagpapakulo po natin, huwag po natin ito basta iwanan ha, kasi po kapag nakasarap po ang takip nito, may possibility po na ito po ay aapaw. Then, kapag na-test na po natin ito ng ating tinidor at natusok na po natin hanggang ilalim, meaning malambot na po ang ating carrots, patayin na po natin ang apoy. At ito po ay ating tuluyan ng palalamigin bago po natin ito isalang sa ating blender. Mga palalabs, palambing naman po uli ang inyong Mommy Loves. Please, paki-like and share naman po itong ating video. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, is pasubscribe naman po and click nyo na rin po yung bell button para lagi po kayong updated sa tuwing ako ay mag-upload ng mga bagong video. Mga palalabs, tandaan nyo po na huwag po kayong magbe-blender ng mainit kasi po may possibility po na makasira ito ng inyong blender. Pwede rin po ito sa inyong mga food processor. Durugin lang po nating mabuti ang ating mga carrots hanggang sa wala na po tayong makikitang hibla nito at tuluyan na po itong humalo sa ating gatas. Ang magiging outcome po nito ay maa-adapt niya po yung kulay ng ating carrots pero kung konti lang po ang inilagay niyong carrots, medyo yellowish lang po ito. Ang texture po nito ay para lang po kayong nagpuree ng carrots. Then, ibalik po uli natin yung ating nadurog na carrots sa ating kaserola na pinaglutuan kanina. Then, lagyan po natin ito ng 1/3 cup or 68 grams ng sugar. Pwede po kayong gumamit ng white or washed sugar. Then, mag-add na rin po tayo ng 1/2 cup or 153 grams ng condensed milk. Kung ayaw nyo pong gumamit ng condensed milk, pwede naman ang ipalit nyo po rito ay powdered milk. Kung hindi po kayo gagamit ng condensed milk, bali ang ilalagay nyo na lang po na pangpalasa dito ay 1/2 cup ng white or washed sugar at 1/2 cup din po ng powdered milk. Kahit anong brand po ay pwede. Then mag-add po tayo ng 25 grams ng ating gulaman powder. Again, kahit anong brand din po ay pwede at haluin po natin itong mabuti. Kung gusto nyo pong mag-add ng vanilla, pwede naman po maglagay po kayo ng 1 teaspoon ng vanilla. Then kapag na-mix na po natin itong mabuti, isalang na po natin ito sa ating kalan. Na ang lakas po ng apoy ay medium-low heat lang po. Huwag na po natin itong titigilan sa paghahalo dahil madali lang naman po itong kumulo mga palalabs. Then kapag ito po ay kumukulo na kagaya ng nakikita nyo, patayin na po agad natin ang apoy at isalin na po natin ito sa mga container na gusto nating pagsalinan.
Ang gamit ko po ay yung 500 ml uli na lalagyan na pa-square. Kung ang gagamitin nyo po ay hindi plastic or silicone, kapag gusto nyo pong gumamit ng katulad ng mga lianera or stainless, i-grease nyo po muna itong mabuti bago nyo po isalin ang ating masarap na carrot pudding. Then, palamigin po muna natin itong mabuti bago po natin ito ilagay sa ating refrigerator ng 3 hours. Mas masarap po kasi ang ating pudding kapag ito po ay malamig. And tcharam! Heto na po ang ating napakasarap na dessert pero napaka-healthy rin, ang ating carrot pudding. According po sa ating mga masusising tagapanlasa, ang lasa raw po nito ay hindi po nalalayo sa lasa ng leche flan. Milky raw po at hindi mo masyadong malalaman na may halo itong carrots. Kaya naman po, ang ating mga chikiting ay mapapakain po natin ng gulay na hindi nila nalalaman. Lalo na po doon sa mga hindi masyadong loves ang ating mga gulay. Bago po muna natin pag-usapan ng ating buong costing, may announcement po muna ako sa inyo. Mga palalab, sa katapusan po ng buwang ito ay may kaunting sorpresa po uli sa inyo ang inyong mommy loves na sana po ay inyong magustuhan. Magkakaroon po tayo ng parapol at ang inyong mga nakikita o nababasa ngayon na mga gamit sa kusina ang inyong posibleng maging papremyo. Ito po ay i-deliver na mismo sa inyong mga pintuan. Para po sa ating buong mechanics, pumunta lang po kayo sa ating Facebook page. Just search Mix and Cook. Ngayon naman po ay pag-usapan natin kung magkano nga ba ang ating buong costing. Ang lahat po ng ating ginastos, kasama na po ang ginamit nating tubs o container at ang ating kalan sa pagluluto ay 128 pesos lang. At nakagawa na po tayo dyan ng dalawang piraso na tig 500 ml na posible po nating ibenta ng 110 pesos. Kaya naman po ang ating pwedeng kitain sa dalawang piraso pa lang po ng ating napakasarap na carrot pudding ay 92 pesos. Yay! Sana po ay mayroon uli kayong natutunan ngayon kahit kaunting kaalaman. Please, don't forget to like and subscribe and click the bell button para lagi po kayong updated sa tuwing ako ay mag-upload ng mga bagong video. Maraming salamat mga palalabs! Hanggang sa muli po nating pagluluto!